So magandang araw kabola sa video na ito, pag-uusapan po natin eh. Panibago pong trade rumor kabola kasi po may nilabas pa na isa pang pangalan na potential daw po na ma-trade from Terra Firma Jeep. At siya po yung pag-uusapan natin ngayon kabola. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe pa kapindot naman po yung subscription button. First, I'm talking about Andreas Kahilig kabola of Terra Firma Jeep. Baka hindi po kayo pamilyar sa kanya kabola ano? Kasi hindi naman siya masyadong highlightable. Kasi hindi naman siya scorer ng type na player. Pero kung pinapanood mo o napanood mo na mga games ng Terra Firma, malamang at the very least napansin mo na kung gaano to kasipag sa paglalaro niya kabola. He is a glue guy. His defense is good. He can defend multiple positions. Napakasipag nito kabola on both ends of the court. Ang nakakabilib lang dito, usually kasi mga glue guy na type, mga Pinoy yan, di ba? Mga pure Pinoy like sina Rom De La Rosa, like sina John Pinto, so yung mga sina Mark Borboran, so makikipansin nyo po yung mga usual po na mga glue guy type players ay mga pure Pinoy. Pero itong si Kahilig, yung nakaka ano lang dito, eh film siya at very willing siya to be a glue guy type ng klase po ng player. So mga glue guy po kasi mga ano lang yan, mga hindi po yun nga, gumagawa po ng mga plays na pang highlights, sila yung mga gumagawa ng mga maliliit na bagay. Mag-screen, magtawag, sumigaw during the defense kung nasaan yung mga libreng kalaban. Diba? Sila yung mga humahabol sa bola, nagpapakamatay para sa bola. Yan po si Andreas Kahilig po kabola. And sabi nga po sa rumor is that he can be traded also. Tulad ni Rami Chongson. So, sino yung tatlong teams na dapat tumarget po sa kanila? Ito po yung atin pong listahan. Ang una sa listahan natin, I think, will be Rain or Shine. Kasi parang bagay siya, di ba? Under Coach Yeng Giao, parang bagay. Ganito yung mga gustong player ni Coach Yeng Giao, yung mga masisipag. Yung mga handang makipagpalitan ng muka. So yan, mga Andreas Kahilig po na klase ng player. Malamang magugustuhan talaga siya ni Coach Yeng Giao, kabola. Kasi willing din po siya na tumira from behind the arc, which is, of course, gustong gusto rin niya ni Coach Yeng Giao. Dapat malakas ang loob mo na tumira, lalo na pag libre ka, hindi pwedeng binabypass mo yung mga opportunity ko, lalo na pag mga 3-point shots. At si Kahilig naman po is very willing po siya na i-take yung mga 3-point shots po na ganun. So I think Rain or Shine can be a good candidate, although pag titignan mo yung roster, medyo madami silang mga forwards, di ba? Sina Borbonya, sina Santillan, nandun po sila kabola, in a way, kaposisyonan po ni Kahilig po. Pero ang kagandahan niya naman, kahit pa sandamak ang forward mo, eh, ang forward position naman po ay napakadali pong i-maximize, kadali pong i-fit kasi they can play basically 3 positions. Pwede mo pagsabay-sabay niya, kahit nga 4 eh, kabola. Moreno siya number 1, number 2 natin, posible din po, San Miguel Bermen. Kasi, obviously, they are a team po without a legit forward. And of course, Kahilig, sa paningin po natin, forward siya kahit nasa 6'3", 6'4 lang po yung height niya. Yung laruan niya kasi pang forward talaga, yung ba very willing kasi siya, mas binabantayan yung malalaki usually, and he has the strength to do that. So kung tingin ko talaga siya na niya is forward din po kabola. Kaya naman sa palagi ko, eh, kailangan din siya ng San Miguel. And ang kagandahan again for the San Miguel Beerman is ito nga si Kahilig is not a scoring type. He doesn't need the ball to add positive value sa team. Para siyang Bronjal in a way kabola. Kaya naman po bagay na bagay po siya dito sa San Miguel Beerman. And then lastly, eh Barangay Ginebra. Primarily because of the Never Say Die spirit. Kasi yung laruan ni Kahilig, malamang magiging fan favorite to eh pagpunta sa Ginebra eh. Dahil nga, handang-handa po ito makipagpalitan mukha. Hangandaan pa niyan. Eh yung mukha niya, eh, may kagapuhan, di ba? So, magiging fan favorite to pag kinuha ito ng Ginebra. And I think he is also a type of player that they need. Di ba? A player nga, again, na hindi po need na yung bola to help his team. Diba? He will provide those screens for the Stanley Pringle, for the LA Tenorio, kabola, and then very willing din naman siya to take those three. And then defensively, he can do the switching with the other guys. Diba? So, okay din po ang fit niya with Barangay Nebra. Kapag-kabola sa pag-game, kasi yung mga teams po na dapat pong mag-try na kunin si Kahilig, comment lang po sa baba.